Hi, welcome back to my channel, and for today's video I'm going to be sharing with you my top 10 coffee favorites. If you want to know more, please keep on watching. So I'm going to be sharing with you my top 10 coffee favorites, yung alam ko at may hustisya sa mga kape na kaya kang ipaglaban. Sobrang dami na nun, ha? Baka naman. Sobrang coffee person ko. Ito yung mga points to remember pala. Kasi pwedeng hindi nag-work sa akin yung kape, pero nag-work sa inyo. Sobra pa. So, sorry. Kasi ganito yon. So, college student ako nag-start mag-kape talaga. As in, syempre, nung high school ka, Starbucks lang. Ganyan. Nung college student na ako, siguro second year college, nag-start ako magkape para mag-aral. Ano, siguro ano lang siya, 2 to 3 times a month lang, nung second year college ako. Nung third year college, naging ano na siya, 2 to 3 times a week. Nung fourth year ako, parang ano na, every other day ng pag-aaral ko. Nung nag-extend ako, may extension kasi yung farm ako eh. Nung nag-extend ako, araw-araw na ako nagkakape. At hindi na lang siya once a day. It's 2 to 3 times a day. Ganun na ako kalala magkape kasi talagang mahirap na tayong magising. Sobrang inaantok na ako agad. Gets nyo ba yun? So, para sa aking mga kabeshi dyan na kailangan ng kape na pampagising, na masarap, at ng affordable, at ng easy access, visit this the video for you guys. So, nirank ko yung mga kape from the least effective for me to the most effective. So, ayun nga, feeling ko medyo to caffeine dependent na ako. Pwedeng sa akin, nakatulog ako with this coffee at ikaw baka gising ka hanggang magkaroon ka ng asawa. So, case-to-case basis, tansyahin nyo na lang din. Pero ako, may caffeine tolerance na. So, let's start. So, my top 10 is, of course, Starbucks. So, alam ko hindi siya affordable for everyone, but it is easy access. You can find Starbucks anywhere. May drive-thru na din ng Starbucks. May delivery na din ng Starbucks. And of course, it has a wide range of flavors. But my staple in Starbucks is white chocolate mocha. And pero may bago pala akong isasuggest sa inyo. If you have been drinking coffee for quite some time and ayaw mo na ng matatamis na kape, ayaw mo na ng puro tamis lang, gusto mo na ng kaya kang ipaglaban, you can try their brewed coffee. And it is affordable. It is below 150 pesos, yung venti na yun. You can ask for milk on the side, or if isa-stir na nila yung milk and sugar, you can tell them kung ilang sugar din yung gusto mo. Yun, highly recommended ko yung brewed coffee nila. So, my top 9 is Boss Coffee. So, same lang din siya with Starbucks again. It's easy access. It has a wide range of flavors. And again, my staple here is white chocolate mocha on ice. So, medyo same lang sila ng Starbucks. Pero for me, mas nagising ako sa Boss kesa sa Starbucks. Top 8 is, siguro hindi ko alam ng madami, pero may kape po ang Mr. Donut. Meron silang ice mocha. Meron silang ice mocha and ice chocolate. So, pero dun tayo sa may caffeine, which is the ice mocha. Mura lang yon. Mura lang yung ice mocha ng Mr. Donut, it's only 45 pesos. So, for Mr. Donut, ang kanilang ice mocha retails for 45 pesos. Masarap siya. Masarap. Swear. Masarap yung kape nila. Masarap naman siya and medyo effective siya. And it is easy access, affordable, pero yung flavors, dalawa lang. And isa lang yung may coffee. But you can also try their hot coffee. Top 7 is, hindi ko sure kung easy access to, pero for people na may Crepe Man na malapit, Crepe Man's iced coffee, it is not milk-based.
So, yun din pala yung napansin ko, mas effective pag walang milk or less milk. So, yung crepe man, it's not milk-based at all. It retails for 80 pesos, 80 to 90 pesos, around that. Basta below 100 pesos siya. Masarap, matamis, pero parang kaya ka pa ding ipaglaban. Medyo, for me ha, sabi sa inyo, disclaimer, medyo caffeine tolerant na ako. Top 6 is Jollibee's Ice Choco Mocha. Something like that. So, it is easy access. It retails for 55 pesos. Kaso, ang downside is, mabilis siyang ma-out of stock. So, before, kung sa Jollibee na ako galing, tapos laging wala na sila doon. So, yun lang. Mabilis siyang ma-out of stock kasi nga masarap. So, and effective siya. Sa friend ko, effective siya. Effective din naman siya sa akin. Pero alam niyo yun, hindi talaga. Sobra. As in. My top 4 and 5, same store sila pero magkaibang ino-offer. So, my top 5 is McDonald's Iced Vanilla Coffee. It retails for 49 pesos. It's easy access. And ang range ng flavors nila is tatlo. Mayroong plain iced coffee, vanilla iced coffee, and yung coffee float, which is my top 4. And it retails for 55 pesos. Pareha sila, okay sila, pero kadalasan, sa umaga, nag-iced coffee ako. Sa gabi, nagko-coffee float ako. Para may addition na effect. Pero kung isa lang, siguro yung can last half the day. Masarap din yung kanilang hot coffee. Top 3 is from Krispy Kreme. So, bago ko lang na-realize na may kape nga pala ang Krispy Kreme. So, nag-try ako. And ang tinry ko dito is yung cafe cream. It's around 150 pesos below. 150 pesos below. And sobrang sarap niya. Sobrang bagong favorite ko siya. And gising naman ako. Ano mga 3 a.m. Ininom ko siya around 5 p.m. Tapos gising ako hanggang 3 a.m. Not bad, diba? Not bad. My top 2, ito yung pinakamura. Ang pinakamalaki na kasi dito is 45 pesos. May tatlong size, small, medium, large, small. It's 29 pesos, tapos 39 at tapos 49. It's from City Blends from 7-Eleven. So, nung nag-graveyard shift ako sa ospital, para gising ako from 6 p.m. to 6 a.m, ito yung kape ko. Tapos, masarap siya. And this is hot. So, ito yung hot coffee na masarap talaga. Masarap na, matamis na, kaya ka pang ipaglaban, mura ka. And easy access, 7-Eleven, sa gawa ng 7-Eleven, diba? And for top 1, of course, ano ba naman, this is not sponsored at all, but it is, of course, Dunkin' Donut Iced Coffee. Babalik at babalik pa din ako sa Dunkin' Donut kasi may time na hindi na-affected sa akin yung Dunkin' Donut. So, nag-try ako, kaya ako na-try yung 9 na yun. Dahil for a while, nawalan ako ng tiwala sa Dunkin' Donut. Pero nung na-realize ko, walang umi-insect sa akin talaga. Bumalik ako sa Dunkin' Donut, mga beshi. And buhay ka pa din sa Dunkin' Donut talaga. Ay, it retails for 60 pesos na. Nagmahal na sila. Dahil nga, pin-remote ko na, madami nang bumili. Charot. So, it retails for 60 pesos. It's easy access. Hindi ko masasabing wide range of flavors. Kasi isa lang naman siya. Meron sa dalawang size, which is medium and large. But, ito, pwede nyong pa-suggest na less milk, less ice, and ayun. So, masasuggest ko dito, meron sila mga combos in everything. So, again, let's recap my top 10 coffee favorites. Top 10 is from Starbucks. Top 9 is from Bo's Coffee. Top 8 is from Mr. Donut. Top 7 is from Pepman. Top 6 is from Jollibee. And my top 4 and 5 is from McDonald's. And top 3 is from Krispy Kreme. Top 2 is from 7-Eleven. And of course, my top 1 is from Dunkin' Donut. So, disclaimer ko lang and paalala ko lang. If hindi nyo pa kailangan magkape, huwag muna kayong magkape. Kasi sobrang hirap na talagang magiging tolerant ka na sa kape. Na halos nakailang kape ka na sa isang araw, tapos makakatulog ka pa din. And I suggest you rest. Hindi yung pipilitin mo yung katawan mo na magising. Tapos kung alam mong pagod na ka na.
I mean, you rest, you give yourself a break, ganon. And that's it for today's video. I hope you guys enjoy, and I hope nabigyan ko kayo ng mga choices with your coffee selections. And that's it. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, click the bell button beside the subscribe button to get notified every time I upload, and comment down below if meron kayong gustong itry ko, because I am willing to do that. And I am Iris, and this is where I create. I'll see you on my next vlog. Bye!